Ito po ay tagumpay ng ating mahal na Pangulo at tagumpay po natin bilang supporter ng ating mahal na Pangulo. Una, ang patuloy na pagbaba po ng kriminalidad sa ating bansa. Ito po ay taliwas sa mga pinapakalat ng mga ayaw po sa Marcos administrations at hinahay po nila ang mga balita kung saan merong di umano'y krimen na nangyayari. Pero siyempre, ang ating basihan ay datos. Ano? Kung ano po yung datos ng ating gobyerno, ito naman ay recorded. Doon po tayo dapat naniniwala, hindi po sa mga paninira ng mga kalaban po sa politika ng kasalukuyang administrasyon. Ang sinasabi po dito ng ating hepe ng kapulisan na si Police General Rodolfo Santos Azurin Jr. ay patuloy pong bumababa at sana ma-maintain ang pagbaba ng criminality sa ating bansa. Basahin po natin ang balita. Manila, Philippine National Police Chief General Rodolfo Azurin Jr. on Thursday said his only wish this coming Christmas is for the country's crime rate to go down further during the Yuletide season. Sabi niya po, siguro para sa sarili ko, matutuwa ako kung ang pagbaba ng krimen ngayong almost patapos na ang taon ay tuloy-tuloy. Kasi nakita naming tuloy-tuloy ang pagbaba ng krimen, kaya ini-encourage ko ang aming kapulisan na sa huling araw ng taong na ito, dapat maging masigasig pa sila sa pagtatrabaho nila. Ibigay niya yung best nila because ito yung unang Pasko na magse-celebrate tayo after the very critical na pandemya na kung saan hindi tayo nakakalabas. Okay? Yan po ang pahayag ng ating Philippine National Police Chief. At dahil po dyan, ito po yung datos. Ang ating bansa po ay nakaranas ng 36,806 focus crime. Ang focus crime po, ito po yung index crime. Kasi nahahati po sa dalawang uri ang kriminalidad sa ating bansa. Index crime saka non-index crime. Pagka sinabi pong index crime, ito po yung mga seryosong krimen at nagpapakita po ng kaayusan at ng banta sa kaayusan at katiwasayan sa ating lipunan. Bagamat ang 36,806 ay marami, pero ito po ay pagpapakita ng bumababa po ang bilang kumpara sa nakaraang taon na ang durations ay January to December 2021. Kasi last year, ang total po na focus crime ay umabot po sa 37,881. At kung porsyento po ang pag-uusapan, bumaba po ng halos 3% ang nangyaring krimen sa kasalukuyan kumpara po sa nakaraang taon. Yan po ay positibong pangyayari sapagkat kung mangyayaring muli sa mga susunod na panahon na patuloy na bababa, eh alam na natin kung ano magiging epekto po niyan sa ating lipunan, ang mas maayos at mapayapang pamumuhay ng ating mga kapwa Pilipino. Ito po ang mga nabibilang sa focus crime, yung index crime na tinatawag, ano, ang murder, homicide, physical injury, robbery, theft, vehicle theft or carnapping, motorcycle theft or carnapping, and rape. Okay? Sinabi pa po dito sa balita, ang Visayas region ang pinakamalaking nagpakita ng pagbaba sa mga krimen na sa mga nangyaring krimen kasi umabot po sila ng 6% na drop ng krimen at 3% naman po sa Mindanao. Samantala, medyo mataas pa rin ang medyo mababa lang ang ibinaba dito po sa ating Luzon area na 1.24% lamang. Okay? Ngayon mga tol, ito ay datos. Hindi po ito kasinungalingan. Kasi baka sabihin po ng iba, nako, gawa-gawa lang yan para pagandahin ang optics ng kasalukuyang administrasyon. Hindi po. Ano, ito po ay hindi gawa-gawa sapagkat ito ay resulta ng talagang maayos na pagpapatupad ng ating kapulisan ng kanilang misyon. Kung susuriin po natin ang misyon ng Philippine National Police, mababasa nyo naman po yan sa kanilang website. Pero syempre, dati akong police kaya minimemorize ko yan before. The Philippine National Police, of course, is there to enforce the law, to prevent and control crimes,
maintain peace and order, ensure public safety. Ano? Yan po ang mission. Kailangan din ng suporta ng ating komunidad kasi kung wala pong suporta ng ating komunidad, hindi po kakayanin ng ating kapulisan ang pagpapatupad ng batas at pagpapanatili ng kaayusan at katiwasayan sa ating lipunan. Ang mga ebidensya ng mga sariwang-sariwa sa kasalukuyan na talagang nakikita po natin na nagtatagumpay ang ating kapulisan, partikular sa pakikipaglaban po nito sa illegal na droga, ay ang mga balita mula po sa iba't ibang panig po ng ating bansa. In particular, isa-isahin po natin dito po sa balita na ito na nakikita po ninyo sa ating screen. Ito po ay ang pakikipaglaban po ng ating kapulisan sa illegal na droga, particular dito po sa area ng National Capital Region, Taguig City, kung saan kanina o nung isang araw nakahuli po ang ating kapulisan ng halagang 20.4 million na droga mula po sa dalawang big time pusher sa lungsod po ng Taguig. Ayan, nakikita nyo po, napakalaking halaga, 20.4 million mula po sa mga suspect na sina Baser, Tuto E, Gogo at saka si Dormina, Datuan E, Paleg. Sila po ay nahuli noong December 13, 2022 sa Taguig City. Okay, ang maganda dito, since buhay po sila, eh makakapagsalita pa po ito ng kanilang mga kasabwat, maaaring makapagturo pa ng mga tao na maaaring nasa likod po ng pangangalakal ng illegal na droga. Yan ang pinakamaganda sa kasalukuyang administrasyon sapagkat talagang sinisikap po ng ating pamahalaan sa pangunguna ng ating Pangulo at sa supervision ng ating Secretary of Interior and Local Government na si Attorney Benhur Abalos, of course, the direct supervision and operational activities ng ating kapulisan sa pangunguna ni General Asuring, eh talagang nag-yield po ito sa napakalaking mga hulihan ng illegal na droga. Ito pong mga illegal drug activities na ito, hindi po ito nagsulputan lang sa kasalukuyan. Nagtataka lamang ako, bakit ngayon lamang sila napaghuhuli ng sunod-sunod? Ano? Ang tagal, nakalipas ang napakaraming mga taon, hindi lamang sa Duterte administration. Aquino, Makapagal, and si Estrada, and the rest. Eh talagang makikita natin na nananatili ang illegal na droga. Pero ngayon, mukhang napipilay sila unti-unti sapagkat nagre-resulta talaga sa malaking huli ng ating mga kapulisan itong mga nangangalakal sa illegal na droga. Kasama din po dyan, ito pong nakikita ninyo sa ating screen. Ito naman po ay nagkakahalaga ng 1.2 million pesos worth of shabu saka 950,000 pesos worth of cocaine na nakumpiska po ng ating kapulisan sa Barangay 61, Real Quezon nito pong araw na ito. Ano? Ang halaga po ng illegal na droga, of course, ay almost 2 million kapag ka pinagsama sapagkat 59.2 grams pong nakumpiskang shabu na meron pong street value na 1.222,000 at saka 59.78 grams na suspected cocaine na nagkakahalaga po ng 950,000 pesos. Okay, napakagaling talaga, no? Alam nyo mga tol, nagtataka na lamang ako bakit hindi ito rin nakikita ng ating butihing senador na si Senador Ronald De La Rosa. Ano? Instead na i-criticize niya ang kasalukuyang administrasyon sa pagpapahayag na nagbabalik na daw po ang mga criminal syndicate sa panahon ng Marcos administrations, eh dapat sinasabi po ninyo, Senator Ronald De La Rosa, na nahuhuli na po ang mga sindikato. Hindi po sila nagbabalik sapagkat baka hindi naman po sila nawala. Ang tanong ko na lamang kung sila ba ay nagpahinga o hindi nahuhuli dahil po sa mga nakaraang polisiya na hindi ko mawari. Hindi ko sinisisi ang nakaraang administrasyon dito. Pero ito po ay pagpapakita na ang ating gobyerno sa kasalukuyan ay talagang seryoso
sa pakikipaglaban sa ilegal na droga. Hindi lamang para mahuli ang mga nasa likod ng mga nagbebenta ng ilegal na droga, kung hindi lutasin ang problema sa pamamagitan po ng pagpapaalam sa publiko na sa paggamit po ng ilegal na droga ay wala pong mapapala ang sinumang individual. Kaugnay niyan, kaya po nalunsad yung tinatawag na BIDA. Ang BIDA po ay flagship program ng DILG para labanan po ang ilegal na droga. Yan po ay isang acronym na ang ibig sabihin, buhay ay ingatan, droga ayawan, na naglalayon po na ipamulat sa ating mga kababayang Pilipino na wala po talaga tayong mapapala kapag tayo po ay pumasok sa pangangalakal at higit sa lahat sa paggamit po ng ilegal na droga. Okay? Kaya naman mga tol, patuloy po nating bantayan ang mga balita. Hindi po tayo dapat nagmamaang-maangan sa mga accomplishment na naisasagawa po ng ating kapulisan sa pangunguna po ng ating Chief Philippine National Police na napakamahinahon pero talagang nagpo-produce ng resulta. Ano, hindi siya mayabang na Chief PNP. Hindi ko sinasabing mayabang ng mga nakaraang Chief PNP, pero makikita naman po natin sa pagsasalita na ito pong si General Azurin ay napakamahinahon at may pagpapahalaga po higit sa lahat sa buhay kahit ikaw ay suspect o isang kriminal. At kaugnay po ng pakikipaglaban ng ating gobyerno sa mga kriminalidad, nandyan din po ang tagumpay ng ating ilang ahensya ng ating law enforcement agencies. Katulad po ng Bureau of Immigrations. Ang isang miyembro po, hinihinalang miyembro po ng Chinese Mafia ay nasa kustudiya na po ngayon ng Bureau of Investigation. Siya po ay si Chen Kuxiong. Basahin ko po ang balita. A Chinese national suspected of being a member of syndicate that is trafficking their citizen in the Philippines is now under the custody of authorities. Yan po ang pahayag ng Bureau of Immigration. Shoutout sa aking mga estudyante dyan sa Bureau of Immigration at saka sa aking co-teacher sa Bureau of Immigration. Siyempre, di ko nababanggitin ang inyong mga pangalan para for security reason. Ang sinabi pa po dito sa balita, Commissioner Norman Tansingco identified the foreigner as a certain Andy Cheng, 38 years old, who was arrested by operatives of the BI's Fugitive Search Unit. Nito pong Disyembre at 13. The suspect, who also has many aliases, was tagged as a suspect in torture videos of illegal online gaming companies. Talagang perwisyo itong mga ilang Chinese na ito, no? Binubuli na tayo, tapos nagdadala pa ng mga problema dito sa ating bansa. Pero imo, bawal lang magsugal sa kanila. Tapos sila, dadalhin nila yung sugal dito. Ano? Yung offshore gaming, offshore operations, yung Pogo. Ano? Bawal yun sa kanila eh. Pero dinadala nila rito. Tapos, pagka nagkakaroon ng problema, I do not know kung ano yung mga dahilan, eh, nakikidnap, tapos ipapatubos, something like that, na nagiging problema patuloy at nakakadagdag pa sa mga criminal incidents dito sa ating bansa. But in fact, hindi naman kagagawa ng Pilipino kung hindi kagawa-gagawa nitong mga iilang mga pesting mga kriminal na ito na Chinese. Hindi lahat, ano, yung mga identified lamang na mga talagang kumakalakal sa illegal na aktibidad. Okay? Sabi po dito ng tagapagsalita ng ating Bureau of Immigration, our operatives immediately arrested him after learning that he was about to post bail as he is also wanted by the BI for violating immigration laws. Okay? Sinambit din patuloy ng ating tagapagsalita ng BI, his continued stay here in the country poses a threat to Filipinos and foreign national working here. We will not allow him to continue his illegal activities that so fear among foreigners in the Philippines. Yan po ang pahayag ng tagapagsalita ng Bureau of Immigrations. At kaugnay niyan, syempre, kapag tapos niyan pong harapin ang mga krimen na kanyang ginawa dito sa ating bansa at maserve niya ang sentence, kung yan po ay mapapatunayan na sa ating hukuman,
ide-deport po yan sa pabalik sa kanilang lokasyon, no, sa kanilang bansa na China. At in addition to that, mga tol, ang atin namang Bureau of Customs, siyempre, sa ilalim po ito ng Department of Finance, ay nagtatrabaho ng maayos dahil po sa kautusan na rin ng ating mahal na Pangulo. Sila po ay nakakumpiska sa Cavite Warehouse ng halagang 150 million na mga peking kalakal. Okay, basahin po natin ang balita. Ito po yung nakikita nyo, mga peking kalakal. An inspection of a warehouse in Cavite on Thursday yielded fake apparels, appliances, and general merchandise estimated to be worth 150 million pesos. Ayan po ang sinambit ng Bureau of Customs. According to BOC, a team from the Customs Intelligence and Investigation Service Manila International Container Port, armed with a letter of authority signed by Commissioner Yoji Filemon Ruiz, proceeded to Hong Yun Real Estate Group Incorporated sa nabanggit nga po na probinsya to inspect the contents of the warehouse. The customs agents found ready-to-wear garments from brands such as Dickies, Mosimo, Bench, Levi's, and others. Mga tatak, mga branded po na mga damit po ito, no? At iba pang mga uri ng kalakal. Kaya i-comment po natin ang ating Bureau of Customs na sa kasalukuyan ay nagtatrabaho ng maayos dahil ang ating Pangulo ay maayos. Ano? Ganun lang yan eh. Kapag ka maayos ang namumuno, maayos din ang pagtatrabaho ng mga subordinates nito. O paano nyo pa ngayon pabubulaanan ang mga accomplishment ng ating mahal na Pangulo sa iba't ibang ahensya sa ilalim po ng kanyang pamamahala? At in addition to that, siyempre hindi mawawala ang patuloy na investigasyon na isinasagawa po sa Bureau of Corrections na sa ngayon nag-yield na naman ang isang karumal-dumal di umano na krimen na nangyari sometime in May and June 2020. At dahil po dyan, nag-aatas na po ang ating Department of Justice Secretary na si Boying Remulla para imbestigahan ng malalim ang nabanggit po na karumal-dumal na krimen na di umano'y isinagawa ng ilang mga tauhan sa Bureau of Corrections. At muli dito, nadadamit na naman ang pangalan nitong si preventively suspended Director General Gerald Bantag. Pakinggan po natin ang pahayag dito nitong si Secretary Boying Remulla. Wala pang briefing, wala pa. Hindi ko pala kukuha yung report. Hindi tayo, we just want evidence to be there if there will be allegations. Yun lang naman yun eh. Diba? Witness testimony can be credible. We have tama, to... diba? Yun lang naman yun. Pagka meron kayong allegation, dapat may ebidensya. O kaya yung mga nag-aalegasyon dito kay Secretary Remulla, huwag na natin tingnan yung face ng Secretary Remulla. Ganun talaga yan. Parang ako, pagka tinignan ako ng mga estudyante ko, ng mga hindi nakakakilala sa akin, lagi na lang ang mga ko parang galit, masungit kasi lalo pagka nagsasalubong yung kilay ko. O ganun lang yun. Hindi porkit ang tingin ng isang tao ay medyo mabagsik, eh galit na kagad o naiirita na. Ganun talaga ang physical appearance itong si Secretary Remulla. Kaya unawain na natin yon. At hindi po siya galit. Ganyan lang talaga siya magsalita. O ano pa ba ang mga sinasabi dito nitong si Secretary Remulla? Fantastic. Pero we have to find out what really happened. Kung meron talagang kailangan pag-aralan, pag-aaralan natin. We are not turning our back to the facts that may be there before us. Wala tayong tinatalikuran. Matagal na pinag-uusapan yan eh. I mean, there's been a lot of speculation, but we cannot comment or we cannot speculate ourselves. We just have to look for the truth behind every issue. We cannot allow speculation to rule our lives. Kaya at sana nadidinig ito ng mga basher, ano, nitong si Secretary Remulla. Speculate kayo ng speculate laban dito kay Secretary Remulla. Wala namang kayong inilalatag na mga ebidensya. Puro kayo pagsasalita ng mga tanim ebidensya, samantala wala namang kayong
ebidensya na nagtatanim ang NBI, na nagtatanim ang Bureau of Correction. Ang sinasabi po ng mga ebidensya ay yung ipinagtatanggol ninyo. At yun ay hindi mga tanim. Ganito lamang kasimple yan eh. Kung nagtatanim ng ebidensya ang NBI at saka ang Bureau of Correction, in particular din ang Department of Justice, hindi ako naniniwala sa dami ng mga sumusuporta, sabi ninyo, diyan sa hinahangaan ninyong si Bantag, eh, gasinong isampahan ng mga kaso ito sa ombudsman. Pero wala nga kayong maisampa kasi wala naman kayong mga ebidensya. Ganun lang po yun. Tuloy natin mga tol. Ito, you're eliciting testimonies from people who may help us uncover the truth. Yun lang naman yun. Marami ano yan eh, marami nang nagpupunta sa office, nagpaparating ng word na merong balitang ganito o ganon. So, little by little, until we get the name of the person, then we have them interviewed properly. Siyempre, we, you know, we have to go through the process. Dinivet muna natin yung information before we act on it. Ngayon, we will check the, you know, I'm waiting for the report, the official report, so I can act accordingly. Or unless the NBI naman, on its own, can find cases if they see something that has to be filed. Ano yan, ano yan? Day by day, we're just waiting for these things to happen. Marami talagang, ano, marami talagang feelers, and we just we live by the day, and we just hope that all of these things will amount to something in the end. Ano yan eh? Basta we do not turn our back on, ano, on facts that are before us. Dapat talaga, we face them head on, eyeball to eyeball. Wala tayong choice dyan. Yun ang pinakamahalaga. Regardless kung sino tamaan. Ano? Walang sinisino ang Marcos administrations ngayon, mga tol. Anak niya nga, eh, sinampahan ng kaso eh. Ngayon, kumakaharap sa korte. Magpepresenta na ang depensa ng kanilang version ng katotohanan. Oh. Pero ako, naniniwala ako na may kasalanan ng anak nitong si Secretary Remulla. At dapat makulong din siya dahil po sa pangangalakal ng illegal na droga. Kung mali ako, oh, I will stand corrected and admit my mistake eventually kapag ka napawalang sala yung anak ng Secretary Remulla. Pero sa ngayon, naniniwala ako na may kasalanan ng kanyang anak. Ganon din naman kay Bantag. Naniniwala din ako dahil yung resulta ng investigasyon. Ayon sa NBI, siya ang nagpapatay kay Jun Villamor at kay Percy Lapid. Dahil po iyan sa mga ebidensya, tinuro siya. Hindi po yun gawa-gawa dito. Kumpas, hindi. Ang mahalaga lang access lang naman ng investigators sa PDS is we all belong to one department. It's really a matter of coordinating them so that people are, rights are respected and that the due process is observed in every event. I'm sorry, I meant yung focus ko na gawin yun. Ay, wala pa ako doon. We're not there yet. We're still trying to establish facts. We're not yet investigating all responsibility, but we will look at it. Depende na yan sa investigators. So, what kind of report they will give me so I can determine what has to be done. Oh, tapos, sisisihin nyo si Secretary Remulla, eh ang sinasabi ng mga investigador doon sa nakatapos na pag-iimbestiga sa pagkapatay dito kay Percy Lapid. Eh ang may sala, di umano, itong si Gerald Bantag. Kaya, huwag kayong magalit kay Secretary Remulla, siya ay gumaganap lamang ng kanyang katungkulan. Kahit sinong sekretary ang namumuno diyan, sasabihin na si Gerald Bantag ang may kasalanan sa pagkakamatay nitong si Percy Lapid kasi yun ang sinasabi ng ebidensya. Walang pinagkaiba yan sa kinasuhan ng Duterte administration na si Attorney Leila De Lima na hanggang sa ngayon eh humaharap sa kaso. Eh kahit kalaban natin sa politika yan si De Lima, kahit paano, matapang yan kasi hinarap niya ang kaso head-on sa Duterte administration. Hindi niya tinakasan. Hindi niya dinedelay ang proseso pero mukhang siya ang nadedelayan ang proseso sa kasalukuyan. But eventually, lalabas po dyan ang katotohanan sa kaso ni Leila De Lima. Kung talaga siya ay may kasalanan, dapat makulong siya. Kung wala namang kasalanan, eh dapat ma-acquit po iyan. At dahil po sa pinag-uusapan din natin ang alegasyon ng pagpatay sa loob po ng New Bilibid Prison noong 2020, meron na pong mga kapulisan na pinlace under restricted custody.
ito po ay sa kadahilanan na noong nangyari po ang mga pagpatay, di umano sila ay nandoon at nakasamang nagbabantay. Kung matatandaan po ninyo, may mga pinlace po na pulis kasama po ng BGMP para suportahan ng Bucor sa ilalim po yun ng pamamahala ni Gerald Pantag. But unfortunately, nagkaroon ng ganito pong mga controversies. Pakinggan po natin ang isa pang balita hinggil po dyan. Back at home, the Metro Manila Police places 22 officers in restrictive custody over their alleged involvement in the deaths of high-profile inmates at the new Bilibid prison in 2020. They were relieved from their posts while an administrative case is ongoing. The prison's bureau earlier said it received information a convicted drug dealer who supposedly died from COVID. By the way, ang ibig sabihin po ng restrictive custody, ang mga pulis po na 22 na ito ay hindi po pwedeng lumabas ng kampo habang sila po ay iniimbestigahan. Kapag ka sila po ay lumabas, haharap na naman po sila sa panibagong kaso niyan. Ang exceptions lamang po dyan, kapag ka meron po silang opisyal na tungkulin na gagampanan, halimbawa, sila po ay tetestigo sa korte bilang arresting officer, pwede po silang lumabas ng kampo. O kaya in some cases, for emergency. But other than that, hindi po sila pwedeng lumabas ng kampo. Ang kampo po na tinutukoy natin dito, since ito po ay nangyari sa Manila, in particular dyan po sa Muntinlupa City, nakakasakop po dyan, ay ang National Capital Region Police Office na matatagpuan po sa Camp Bagong Diwa, Taguig City. Okay, tuloy po natin ang balita, mga tol. Bid was actually killed in an isolation area inside Bilibid. The Justice Department is now looking into the matter. We have to find out what really happened. Kung meron talagang kailangan pag-aralan, pag-aralan natin. We are not turning our back to the facts that may be there before us. Okay. Yeah, maliwanag na. Hindi tatalikod sa katotohanan. Kahit sino ang masagasaan, basta sa katotohanan lamang, dapat kasuhan. Huwag kayong magagalit sa gobyerno. Bakit kayong magagalit sa Marcos administration kung ginagawa lamang ng ating mahal na Pangulo ang kanilang tungkulin? Hindi porkit inappoint yan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, santo na yan. No? Kung talagang wala siyang kasalanan, malalaman po natin yan sa huli. Mapapahiya ako sa aking mga paniniwala. Pero sa ngayon, let the due process take its course. Binigay na sa kanya ang pagkakataon na magsalita, but unfortunately, inidelay nila yung proseso. Nagfile sila ng motion for inhibition na hanggang sa ngayon, inaalam pa natin kung ano ang magiging resulta. After which, delay yung process na naman. Ang hinihintay lang naman natin dito, magkaroon na ng probable cause at maisampa na sa korte through information ang kaso dito kay Gerald Bantag. Para once and for all, malitis na siya at malaman kung talagang wala siyang kasalanan o merong kasalanan. With that, maraming salamat mga tol. Sana kahit paano, tayong mga solid supporter ng ating mahal na Pangulo, patuloy po tayong magtiwala sa ating kasalukuyang pamahalaan, higit sa lahat, ang patuloy po natin na pagsuporta para po sa ating mahal na Pangulo at sa kanyang mga taong pinagkakatiwalaan. Babalik muna ako sa inyong mga komento bago po tayo pansamantalang mag-iwahiwalay.